So, yung last step ng assessment day or ng second day of your application is group dynamics. So, ano ba yung nangyayari sa group dynamics? Yung group dynamics, same lang din siya ng group dynamics na generic sa inyo before sa Cebu Pacific, sa Philippine Airlines, sa AirAsia. So, magsiset sila ng activity ng either by partner or usually by group of 5 people. Tapos, for example, sasabihin nila sa inyo na, okay, yung group of 5 na yun, kailangan makapag-decide kayo kung ano yung best destination to visit in, here in the Philippines. So, i-follow nyo lang yung instructions nila. Kapag sinabi nila sa inyo na, talk about it, don't mind us, yung mga recruiters, huwag mo silang tignan. As in, huwag mo silang tignan kasi pag nakita nila na nadadistract ka, natitignan mo sila para ma-feel nila na you're not expressing yourself genuinely. Yun kasi talaga yung goal nung application mo. Kailangan makita nila yung totoong ikaw. Kailangan mapakita mo yung totoong pagkatao mo. So, pag nakita nila na tinitignan mo sila habang nagsasalita ka, isipin nila na ang fake naman nito kasi napaka-conscious niya sa magiging perception namin sa kanya. Although yun naman talaga, 'di ba? Deep within our hearts conscious tayo sa magiging perception ng recruiter natin kasi we want to please them. However, dun sa time na yon, pag sinabi na lang huwag mo silang tignan kasi usually dun naliligwak yung mga ibang tao kasi parang napapa-feel nila na masyado silang conscious to the point na hindi na nila na-express yung genuine personality. So, yun. So, ang isang key dun sa group dynamics, kagaya ng mga sinasabi ko sa inyo sa last videos, is huwag masyadong pabida, huwag naman masyadong sobrang tahimik. So, bigyan mo ng time yung mga kasama mo magsalita, and if it's your turn to talk, first, kung ikaw yung pangalawang magsasalita, i-recognize mo yung idea nung nauna sa'yo. So, the way you do it is, for example, and yung kasama ko si Anne. Yes, Anne, I totally agree that Boracay is a great place to be here in the Philippines. However, for me, I believe also that we should also consider Palawan because it's a great destination as well, something like that, blah, blah, blah. And then, how about you, Joanne? What do you think? What is your destination? Ganyan, something like that. So, i-recognize mo yung nauna sa'yo, share your thoughts, and pag ipapasa mo na yung turn dun sa susunod na kasama mo, parang i-an mo siya. Kumbaga parang may flow, yan. May flow of conversation. So, yun yung sinasabi ko na huwag masyadong pabida, huwag naman masyadong tahimik. Make sure na na-express mo rin yung thought mo. Make sure na, kumbaga, parang nire-recognize mo yung ideas ng mga kasama mo. Kasi yun naman yung gusto nilang makita sa group dynamics eh. If you're a team player. So, yun. So, I think last na activity na ng assessment day yung group dynamics. So, if nakapasa ka sa step na yon, I think makaka-receive ka ng SMS, ng call, or ng email. Kung makakapasa ka, you will receive an invite for the final interview the next day. So, final interview, same lang din siya ng other airlines. It would last around 30 to 45 minutes. So, gigisahin ka talaga nila. Titignan nila yung kung paano ka sumagot ng tanong. Titignan, kumbaga, uungkatin nila in depth yung personality mo, yung pagkatao mo, yung work experience mo, and everything. So, kapag may nagtatanong sa akin, ano bang ma-advise mo? Final interview ko na kasi ganyan-ganyan. Isa lang sinasabi ko, just be yourself. Just express yourself. Just express your true personality. Kasi, yun yung goal nila. Gusto nila makita yung totoong ikaw. Expect mo na sa final interview, ipe-pressure ka nila sa mga tanong. For example, sa experience ka sa final interview ko with Saudia, yung unang tanong nila sa akin, may follow-up question na pabigat ng pabigat ng pabigat yung pressure or yung situation. It's just a matter of, kailangan kasi makita nila yung kung paano ka sasagot under pressure, kung paano ka makikipag-communicate under pressure. Kasi kapag nasa aeroplano ka na, hindi mo maiwasan yung mga passengers mo na sobrang ka ito-pressure. Titingnan nila kung paano ka mag-react sa ganung situation. So, expect mo na iuungkatin nila yung work experience mo or if you're a fresh grad, your internship, and everything else. So, dun lang naman iikot yun eh. Basically, tungkol sa'yo, tungkol sa kung paano ka mag-handle ng kung nag-working ka na with customer service industry, kung paano ka nag-handle ng mga clients mo from your past job, something like that. So basically, it's gonna be all about you and expect na yung mga questions na nakaka-pressure. So i-ready mo na din yung puso mo. Kailangan lang makita nila na kahit pinipressure ka na nila, relax ka lang and napapacify mo yung
recruiter sa mga sagot na nabibigay mo. So yun, kailangan may sense yung sagot mo, kailangan relax ka, may sense ka, and nasasagot mo ng compact ganun yung mga tanong nila sa'yo. And kung nakapasa ka sa final interview mo, congratulations and welcome on board to Qatar Airways. So yun lamang, no? Ang init na kasi brownout, no? Puputulin ka na tong video na to. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. And if you find it helpful, give this video a big thumbs up. Like my Facebook page. So ililink ko siya on the description box down below. But it's same as my YouTube name. It's Dream With I. So follow me there. Follow me on Instagram, my Twitter. Ililink ko na lang lahat ng socials ko down below. So God bless sa iyong application. Remember to not only prepare physically, not only prepare mentally sa mga pinag-aaral mo, but prepare also spiritually. Always pray before your application, days before your application, and if it's meant to be, God will make a way kung para talaga sa iyo. Thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video, and I'll fly with you soon. Bye!